minus. Ano? Tumbang preso. Sino yung preso? Sino yung preso? Salay ta! Dika boy! Oh, patapatubig kayo ta, pares kayo. Patapatubig? Three times. Anong laro? Hello baby. Ano bunso mo? Di ano ko pa sir? Ang pinsan ko. Ano ang pinsan mo? May mga bagay na sometimes hindi natin maunawaan as of now. May mga nangyayari na minsan nagtatanong tayo kung bakit nangyayari. Pero sabi nga, ang Panginoon lang ang nakakaalam sa mga hindi natin alam. So, ngayong araw yata na nagbibigyan tayo. So, nung nabalitaan ko na ganito ang nangyari kay Richmond, nasa loob yung kami, parang mahirap paniwalaan. Pero yun ang nangyari. Yung oxygen level ng tubig. Kasi stuck lang siya eh. Ay, hindi, nag-ano yan, nag... Security guard. Hindi ata yung ano nandiyan, bangus o yung shrimp? Hindi ko alam kung ano, bangus or prawn yan. Hindi ko kasi ano eh, ngayon lang ako nag grabe pa lang ginagamit ako rin tinyan, ano? Kalain mo yun, oh. Bawat ko yan, dalawa. May pump? Ay, pinapa-eko. Takala ko binubuga. Dito kami sa Ban... Ay, ano ba ito? Agno? Agno. Barangay Buboy? Sabangan Norte. Ay, Sabangan Norte ito? Hindi, Sabangan Norte ang sitio. Sitio. Barangay Buboy? Wow. So, ibig sabihin, malalim doon. Kung pantalan niya, doon. Kasi ko, parang ano yan eh, parang coral bed. Tapos,
may mga ano yan sa ilalim. Wow, ano to, low tide dito kami sa Umbrella Rock, low tide. Oh, bilang lumawak yung Kuya Pastor, oh, yung buhangin. Ano, maligo tayo? Ano pangalan ng pispan dito, Pastor? Hindi ko sure ito. Hindi pangilala? Pero Chinese daw ang nagraran nito. Kuya, no? Sa bagay, mas masipid yan kaysa simintuhin niya, ano? Ay, pag siminto kasi may ano eh. Ay, ito? Ito po yung dinadala sa lahat. Gusto mong malaman kung magkano to? Kano yung ganyan? Malaman mo kung magkano to? Mga 1.5 million 100 pagkasama ang makina tiyo, umaabot to ng 150. 150,000? Dalawang makina, makina yan? Dalawang double engine yan. Oh, talaga? Oh. Yung gano'n ang mga 8 million. Ito yung kacher, ito yung pupunta sama-sama sa payaw? Opo, oh, ito po. Hindi, ito yung nangingisda sa apayaw. Ah. Ito yung nilalagay sa apayaw, you know, yun para yun? Piliman siya ng isda. Ah. Ito ba dito? May lumutang yan sa ito. Ah, ito. Ayan, yan, 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 yung styrofoam na yan. Lumulutang yan sa taas, tapos lalagyan ng kaya kung gaano karaming dumi yan, ganyan karaming isda na ang inabot yan. Ganito pala, ito pala ang sumusunod sa payaw. Hindi po, nangingisda lang po ito, yung scout, yun ang scout, yung mga ganun. Ah, ito nangingisda sa palibot ng payaw? Nangingisda ito sa payaw, ibig sabihin ito yung mga tinatawag na, kung nangingisda kang ganito, kahit hindi mo apayaw, ang rules, pwede kang mangisda dyan. Pwede mo, hindi mo pwedeng harbisin. Ah. Ang pwedeng mag-harvest yung may-ari ng barko at may-ari ng apayaw. Ito, lahat ito mga blue na to, ganun ang ginagawa nila, mangisda. Hindi, basta ganitong size, ganitong size. Yan. Ganun din. Pero basta ang rules doon, pag apayaw mo, pwede kahit anong apayaw diyan. Pwede kang mangisda doon. Ah, binimit. Opo, binimit. Kawin ang sabi nila sa Ilocano. So, ang ano dito, kasi dati to ang may-ari ng mga apayaw na yung kumpanya yan, multi-billion business yan sa mga mayayaman sa Metro Manila. Ang may-ari dyan, General Coast Guard. Ay, ganun? Oo. Ngayon, ito lang, isang maliit lang to na portion ng ganung klaseng pagninegosyo. Kung makita nyo yung mga nagbababa dyan ng, sa Manila ng mga tunilada na mga... So ibig sabihin, parang natutunan ng mga mangingisda, kaya nag-invest na rin sila. Nagkaroon silang kaibigan ng mga tinatawag na kapitan, saka yung mga engineer ng fishing boat. Pero itong malaking kuwari nito dati, mga multi-million industry. Pero ngayon dito, karamihan mga maliit na naglalagay ng apayaw, ng payaw. Nung natuto na sila Brother Amil, natuto na sila yung pinsan niya, bumili na rin sila ng mga ganyang mga barko. Yan, kulay green. Yan yung nag-harvest. Ah, yun. Yung may meron siyang crane na ganon, yan yung nag-iikot ng... Lamp. Yung ba yung pinuntahan natin na naghakot, nagkuha ng mga isda? Yes, yan. Ah. Ang presyo niya nasa pinakamababa, 8 million to 30 million yan. Grabe. Oo. Ang net pa lang yan, 1.5 million na. Net pa lang yun. Grabe. Mahal pa sila. Grabe pala mag-invest ko ito. Mga ito, 150,000 to? Oo. Kaya imagine mo kung may 17 kang ganito. Si Pastor Brother Amin, may 17 siyang ganyan. Ganito? Kanya? Tapos meron siyang mangingisda.
siya. Catcher. Catcher tawag sa kanya. Ah. Catcher siya nila. Siya ang bagsakan namin. Sa, kapag sinabi yung catcher, ang isda niya bibiling ko. Di, kaya catcher ko siya kasi sa akin niya ibibigay yung isda. Hindi niya pwedeng ibigay sa iba. Or else, wala na kami. Mapupunta. Tapos ito ang nag-invest niya, si Brother Ramel. Pwede siyang mag-invest. Hawa kanya yun. Dalawang rules yun. Either ipabura sa kanya na bigay ng buo, may sistema din sila paano yun. Pwedeng pabor, pwedeng hulugulugan niya, pwedeng ikakaltas doon sa ano niya, hanggang fully sa kanya na. Okay. Pag may catch, bawas. Para mapasayo na yun. Okay, so kaninong lunch ay okay. Kung i-repair nila na 80% ang cost, wala na yan, dead na yan. Gumawa na lang ng bago. Mas gumanda gumawa na lang ng bago, mas problematic pa. Kasi ano na rin, kini-check din niya ng safety. Ang ano lang dito, kaya dati ang mga bangka dito may code yan, may nire-restore talaga yan dapat. Sa Sambales ganun. Naka-coast guard yan. Ay, may mga permit dito. Oo, permit yan ng coast guard. Ay. Alis may tagate. Okay. Pag-aralan niya. Hanggang ngayon. So ngayon, nagsasarili ka na. Kanina sa ano, wala na. Bago ako magtapos, gusto ko i-challenge yung mga nandito na kung hindi nyo pa kilala ang Panginoon, hindi pa kayo tumangga. Gusto mo ba ang tanggapin ng Panginoon sa gabing ito? Kung gusto mo, I will lead you a short prayer mamaya. Just raise your hand kung gusto mo, kung naunawaan mo yung magandang balita. Kung hindi ka pa nagtanggap noon, ngayon mo lang naunawaan, gusto mong tanggapin siya bilang tagapagligtas, na si Kristo na matay, nilibing, at nabuhay mo. Gusto mong paniwalaan yan para ka magkaroon ng kaligtasan, taas mo yung kamay. Kung ngayon mo lang ito napakinggan, gusto mong, kung naintindihan mo, gusto mong magkaroon ng kaligtasan, taas mo yung kamay. At inilinid ko kayo ng okay, thank you. Prayer of acceptance. Raise your hand. Kung meron man sa inyo dito na ngayon nyo lang naintindihan yung magandang balita, okay, thank you. Sino pa dyan? Ang gusto? Okay, thank you. Okay, thank you. Sa mga nagtaas ng kamay. Kung naunawaan nyo na noon, praise God. Kung ngayon mo lang naunawaan, kayo mo nagtaas, praise God. So, alalahanin nyo. Itong gabing ito, alalahanin nyo yung buhay ni Rismond na ginamit siya para makikinggan nyo yung magandang balita. Okay, sa mga nagtaas, I will lead you a short prayer of acceptance. Sumunod kayo. At yung mga hindi nagtaas na gusto mo rin na sumunod, na nahiya ka lang ganina, sumunod kayo sa ngayon. Amang banal, salamat po sa pagpadala mo ng iyong bagtong na anak na si Jesus Kristo upang mamatay sa cross, ilibing at mabuhay muli para sa aking kasalanan. Ngayon po, gusto ko natanggapin ka bilang aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po kung kayo nagsunod. Dito nagsimula ang iyong spiritual life. Dito isinulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Meron na kayong eternal life. Meron na kayong paligtasan.
Sa ngayon, yung lahat ng kasalanan mo, pinatawad na yun ng Panginoon. Dahil pinaniwalaan mo yung kamatayan ni Kristo sa cross, na siya namatay, nilibing at nabuhay muli. At dito nag-umpisa yung spiritual na buhay. Bilang mananampalataya, kailangan lamang na ipagpatuloy mo na matuto sa salita ng kay Brother Ramel at Sister Miki. May mga bagay na sometimes hindi natin maunawaan as of now. May mga nangyayari na minsan nagtatanong tayo kung bakit nangyayari. Pero sabi nga, ang Panginoon lang ang nakakaalam sa mga hindi natin alam. So, pangatlong araw yata na nagbibigyo tayo. So, nung nabalitaan ko na ganito ang nangyari kay Richmond, nasa loon yung kami, parang mahirap paniwalaan. Pero, yun ang nangyari. Okay sa Panginoon? Yung ilan lang ang nagsabing opo. Dito sa Matanda, alam nyo ba? Napupunta kayo sa Panginoon? Okay. Sa mga hindi nakakaalam, ang magandang balita, actually sa panahon ng biyaya, nag-umpisa sa kamatayan. Sa 1 Corinthians chapter 15 na nasabi, si Kristo namatay, inilibing, at nabuhay muli. Yun ang magandang balita. Yung magandang balita, sa biyaya ng Diyos, yung kamatayan ni Kristo. Yung kamatayan ni Kristo, yun ang naging dahilan kung bakit binayaran niya yung ating kasalanan. Na kahit tayo makasalanan dahil sa kamatayan ni Kristo, binayaran niya yun. Pero dapat maintindihan mo yun, yung kamatayan ni Kristo. Pero, sabi niya, inilibing. Pero hindi natigil doon sa libingan, nabuhay muli. Kaya yung pagkabuhay muli ni Kristo, yun ang batayan ng ating magandang balita. Yun ang batayan na naniwala tayo na si Richmond, bubuhay ng Panginoon sa mga susunod na araw. Yun ang dahilan na batayan natin na makikita muli natin si Richmond. Yung kamatayan, paglibing at pagkabuhay muli ng Panginoon Hesukristo.